Dati ang Lakers papasok ng 2023 season, nagdadalawang isip na bigyan si Anthony Davis ng contract extension. Ito ay dahil sa lagi siya nai-injured. Pero after ng stellar season or magandang postseason din niya, buo na ang loob ng Lakers na bigyan siya ng contract extension para hindi na dumaan si AD sa free agency. So tulad ng sinabi ko kay Steph, papabor din kasi sa LA kung mabibigyan agad ng extension si Anthony Davis. 140% increase pa rin naman yon kada taon. Pero yung salary cap ibabase sa ngayon taon, hindi mababago yon. Meron din siyang early termination contract next offseason sa 2024 yun. Magiging eligible kasi si Anthony Davis sa August at sa report sa training camp ibibigay sa kanya extension mga September yun. Nasa 3 taon kasi ang posibleng ibigay sa kanya na may halagang $167 million ang pwedeng makuha ni AD at pwedeng pumatak yung huling taon na yun sa $60 million per year. Or nasa 50 hanggang $60 million. Ito lang yung hindi ko sigurado. Kasi yung kay LeBron, nung pumirma siya ng contract extension, meron pa siya nung player option. Nung pagkapirma niya na wala ang player option, at imbes na maging 3 taon yun, naging 2 taon na lang ang valid na contract extension. Ito yung una niya. Si Anthony Davis kasi, merong ETO. At nasa report, kapag pumirma siya ng panibagong contract extension, magiging 5 taon pa rin yung kay AD. Lagpas yun ng $250 million. Mula 2024 hanggang 2028. Base pa sa report, ang deal doon ay magkakaroon ng tinatawag na agreement kay AD at dito sa Lakers o tinatawag ding clause dahil nga hindi pa rin maaalis na injury prone siya at hindi na rin di umano maibabalik yung dating form ni Anthony Davis na healthy. Pangalawa, nasa pace na rin na magpapalit ng number 1 option ang Lakers kung ibibigay kay Anthony Davis ang bagong kontrata. Dahil hindi nga alam kung mag-i-stay si LeBron na matagal sa Lakers. Nasa retirement age na rin kasi. Bukod kay Victor Wembanyama na isa sa pinaka-hype na player ulit ngayon, ang ibang NBA legend naman ay nakapokus dito kay Chet Holmgren, lalo na si Kevin Garnett. Since last year, si best player in 1 year at hindi ko na alam kung ilang months ay nadagdagan ng timbang. Sa 7'1 height niya, nasa 195 pounds lang siya last year at ngayon nasa 208 pounds. Base sa isang article, si Chet Holmgren ang posibleng maging best rookie shot blocker ulit matapos ang isang dekada. Dati kasi si Anthony Davis. Last year si Walker Kessler naging part ng all rookie first team dahil sa kanyang 9 points, 8 rebounds at 2.3 blocks per game. Wala pa kasing nakakalagpas sa 2.5 blocks per game since Tim Duncan noong 1998. Si Holmgren ang pinakamalapit na makagawa di umano ng record na yon bilang rookie. Ang may hawak kasi na may pinakamataas na average sa blocks sa rookie season ay si Manute Bol, ang tatay ni Bol Bol na merong siyang 5 blocks per game. 1974 kasi unang ni-record bilang stats ang blocks. Pinuri din ni Kevin Garnett si Chet Holmgren dahil sa kanyang basketball IQ, defense at intangibles. Parang hindi rin nabago yung bilis niya kahit nadagdagan yung timbang. Sa Summer League, meron siyang 16 points, 9 rebounds, 2 assists at nasa 3.5 blocks per game. Ang nakita na lang kailangan i-improve ni Holmgren pagdating ng regular season ay yung kanyang turnovers. Meron siyang 15 sa loob ng 4 na games at mababang 3-point field goal made, 1 out of 9. Pero siya pa rin ang tinag ng mga analyst na best all-around player sa Summer League. Ang mga fans naman inaasahan na ang OKC magkakaroon ng Kevin Garnett 2.0 dahil sa mga sinabi maganda ni Garnett mismo. Ang sabi pa ni Holmgren, natutunan niya yon sa isang tao at dito yon kay Garnett. Si Chet Holmgren kasi taga Minnesota talaga. Si KJ naglaro doon until 2007 bago mapunta ng Boston. 5 years old pa lang noon si Holmgren. Bumalik si Kevin Garnett noong 2015 at doon tinapos ang karir niya. Si Garnett din ang isa sa best power forward dati dahil sa kanyang mid-range shot at defense.